umagang ito ay ang ating project ay magkapo ng isang makina, itong Sumo Isar 150. Kakapunin natin, tatanggalin natin ang governor at ang thumbs up. At ang purpose natin dito ay para gumanda ang minor. Katulad ng ginagawa ng iba, ay tatanggalin natin ang governor at ang thumbs up. Panoorin niyo mga kaibigan. Una ay tatanggalin muna natin itong tangke para hindi tayo mahirapan sa paggawa para maluwag. Okay, tanggalin muna natin ang tangke. So, natanggal na natin ang gas tank niya, ang tangke niya, gasoline tank. Ang isusunod natin ay itong mga bolt. Itong mga bolt niya. Kakalasin natin isa-isa yan bago huhugutin natin itong cover niya. Bali ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong bolt ang kailangan natin kalasin. Itong mga tornilyo niya, lalagay natin dito sa magnet para hindi mahulog. Wala. Ganyan mga bolt. Kasama yan pagtanggal nito. Ha? Kasama ito pagtanggal. Wala yan. Gagamit tayo dito ng grinder. Angle grinder. Gagamitin para tanggalin yung lock ng lock. Ganun tayo ng martilyo. Samahan natin ang konting pukpuk ito. Tanggalin natin. Kailangan gumamit tayo ng ano dito mamaya, ng gasket maker, kasi hindi na iwasan nagkakaroon ng konting tama yung ano niya, yung kanyang gasket. Matas-tas. Bali, ito ang tinatanggal. Ito, itong governor. Ito. Kailangan tanggalin ito.
Pag gumanda rito, ito bumubuka. Ayan o. Bumubuka yan. Ayan o. Bumubuka yung pagmanda. Tapos ito, tatanggalin natin ito. Kailangan, itong tanda na to tatama rin doon sa tanda ng may butas ito eh, dito. May butas siya, kailangan na yung magtama dito. Kailangan itatapat natin yan mamaya doon sa butas. Ito pwede natanggalan natin. Ito yung ating tatanggalin dito. Itong bayag-bayag nito sa camshaft. Dito kasi nagkukontrol ng paganda niya. Kailangan matanggal ito para maganda ang minor niya. Tsaka itong governor ito. Pag maandar ito, bumubuka yan. Yan, bumubuka yan pag maandar. Yan. Kasi yung pag inikot ko, bumubuka siya. Kakalasin natin yan, tatanggal natin yan mamaya. Unahan muna natin itong grinder. Itong dalawang lock na ito. Tatanggalin natin parehas. Ito. Para mahugot natin itong bayag-bayag na ito. Okay. Grinderin natin. Iwasan lang natin na matalsikan ng butil ng bakal. Pinag-grinderan yung makina para hindi magdumi. Ito. Tapos na natin yung grinder. Apansin nyo, nandun yung dulo. Gagamitan natin ito ng kahit na screwdriver. Mas maganda kung gamitan natin ng concrete nail. Pero subukan natin kung kaya ng screwdriver. Ito ang mga kaibigan, natanggalan natin. Tanggalan natin itong bayag-bayag na ito. Saka itong mga lock. Ayan. Tanggalan natin parehas ito. Ayan, wala na. Susunod na lang natin, tatanggalin natin ay yung governor. Tabi mo natin ito dito. Sa safety lugar. Ito ang susunod natin tatanggalin. Governor na ito. Kita niya ba? Ito. Ito ay bali sinisikot lang para matanggal. Natanggal yung lock na yun. Na ihila natin ito. Pero ang pinakamagandang paraan dito itanggalin yung lock na yun. Kasi masyadong pamamarami na ako. Kailan po maraan pag itanggal ay masyadong violent eh. Sinisintil pa nila ito.
Pero ang totoo, katanggalin mo lang yung lock na yun. Parang pako na yun dito sa plastic. Mahuhugot mo na yan. Try natin, ha? Sige. Tanggalin natin ang mga kaibigan. Kailangan lang palang matanggal yung ano niya, yung kanyang ring. Okay na, dirinisin lang natin to. Kailangan walang matirang mga dibbles dito bago natin ibalik natin sa tamang posisyon. Ito yung ating mga tinanggal, itong governor, itong parang balancer na to sa camshaft. Tapos dilinisin natin. Tayo na natin basa. Bagong makina ito, hindi pa ito napapandar, hindi pa nga ito nalagay ng lines. May konting lines ito, yung dati pa. Dati pa sa din nakalagay dito. Bali, gagamit tayo ng hangin para sigurado tayo walang dibi. Medyo mahina na yung ating hangin. Tanggalin natin ang ating compressor. Yan. Sigurado tayo na malinis ito. Okay. Dahil kita natin na may tama yung ating gasket, gagamit tayo ng gasket maker. Kung hindi tayo gagamit ng gasket maker, magkakaroon ito ng ligid na langit. Kaya kailangan tayo ng gasket maker. Okay, babalik natin ito ngayong tinanggal natin. Kailangan lang na itatama natin . Okay, ibalik na natin. Itinama lang natin yung gear niya doon sa tanda niya. May tanda kasi yan na butas. Kailangan ay magtama siya. Ngayon maglalagay tayo ng gasket maker. Kailangan na maglagay tayo ng gasket maker kasi video may mga damage yung ating gasket maker. Kailangan talagang maglagay ng gasket maker. Tamang tama, meron na ako dito naka-reserve ng gasket maker. Malinisin natin ito ng gusto. Malinis ito. Ang ating gasket maker. Hindi pa tinatanggal pa nila ito. Pero kaya siguro niya natin tanggalin. Hindi lang natin magamitin. Nabay kasi natin ito. Doon lang matatanggalin dito. Pagka ito, pag tinanggal dito, naglalagay pa sila yung pusi dito. Nahugot nila ito pa ba? Isa pang magdadaanan ng sinaw yan eh. Yan, yung tanggalin niya. Pwede naman dito lang natanggalin ko ito. Yung rod na to. Para hindi na siya dadaan. Maglalagay lang pa yung bagong string.
sarado, sarado na ito. Copy, diba? Kamay na natin. Baring mapanis. Para saan niya? Para hindi magkaroon ng leak. Hindi ka langis. Wala ba itong pressure dito sa baba? Ang pressure lang nga dito sa cylinder dito. Ginagamit nga nila dito minsan ang gasket dito eh, ano lang eh. Yung bilok. Yung ano, yung envelope, yung holder. Holder. Pwede rin siguro yung teflon tape, ano? Ay, hindi. Teflon, hindi. Ano naman yun? Walang mukha ang malapad nun. Pagtala ay tawag ng mekaniko. Pag sumuplay ano? Oo. Pag sumuplay. Kaya lagyan pa natin ito kundi. Magaling mekaniko, sobrang tornilyo. Asa natin sa mekanik ko eh. Kita matututo. Gusto ating kayamanan. Pwede kita matututo. Sila lang dumarunong. Pandi malinay. Pandi Amerikano. Thank you.
At ako yun sa bahay na. Amin na. Tapos na yung ubala. Ang sabi ng mga busy kami. Luto kasi luto eh. Dumihan ang bagong-bago eh. Yan yung lahat bago. Pag yung naluma-luma ay pagka hindi maingat ang mga gamit eh. Dalawang klase eh. Ano? May 145 at saka 160. Ano yung kanto? 160 yan. Bagoy ka lang. Mga nakuatang bagay ito. Nandito lang is R150 1 liter nakapag doon eh oh. Ha? Nawawala doon sa ay, oh, teka. Okay na eh. Okay na dyan mo lagin mo na yung dulo. Kaya yung dulo na yun. Ano yung tumos natin?
Ay, may malaki ring bus na ganito. Ay, sa ito ay. $41,000 bill ng ating gastos. Ha? $41,000. May git. Patig pa. Pintahin mo yung mga pamirinda mo. Wala pa naman ako ng papamirinda. Meron na. Magbabot kita ng kwan. Ay, ayos siya ako nyo. Kasama yun. Ayos ang daan yun. Kasama yung pagustos. Wala tayo gandun ay kwan. Ang ganda yung pagkito. Sa atin lalagay. Lepas. Baka on buhay rin ko, no? Ang galing ko muna. Kauntay, no? Sa mga kaibigan, nag-break in tayo ng makinang sumo. Kasalukuyan itong umaandar. Ito yung aking binapon. Okay na. Kaya may resulta ng pagkakapon ko. Pero may tatanggalin pa ako dito. Tatanggalin ko pa itong lahat ng mga nagpapabon na ito. Ito lang ang iiwan ko, pipinturahan ko ito. Tatanggalin ko lahat yan. Napansin ko yung quality itong makina ito. Magandang klase. Kapalit ng mga mamahalin nung una. May mga makina nung na grabe mamahal. Pero pagdating sa quality, baka madaig pa nitong sumo. Okay. Sana panoorin nyo lagi ang aking video Salim's TV Official. At mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. At abangan ninyo pag ito ay kinapit namin sa bangka na pinapagawa namin. Makikita natin ang itsura at saka ang takbo. Napansin ko yung lakas nito, talagang may lakas itong makinang ito. Yan. Gandang minor niya. Mababa pa nga ito, mataas pa nga ito, pwede ko pang ibaba yung minor niya. Kaya lang medyo tinaas ko yung under niya para maganda ang break-in. Para lumuwag siya. Kanina pa ito, mga isang oras kalahati na siya umandar. Babayaan ko siya umandar. Marami naman itong gasolina. Gasolina nito ay mahigit 2 litro. Siguro mga 3-4 na oras na andar ay kasi rito. Yan lang sa ganyang andar. Matipid naman ito eh. Kasi mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panood at sana patuloy kayong tumagilip sa aking channel, Salim's TV Official. Maraming salamat sa inyong panood.